at layuan ninyo, iwasan ninyo ang mga bagong katuruan sa Islam. Ano yung mga bagong katuruan? So pinakauna, tauhid. Dahil lahat ng ating mga ginagawa ay nakabatay sa tauhid, no? Kapag tama ang tauhid, inshallah ta'ala, magiging tama ang mga lahat ng mga ginagawa. Kapag mali ang tauhid, o di kaya ay mayroong khalal o pagkukulang sa tauhid, ganun din mayroong pagkukulang at pagkakamali sa mga iba't ibang batas. Ganun kahalaga ang tauhid. Dahil ang tauhid, yan yung da'wa ng mga propeta, alayhimus salam. Yan yung pinakaunang da'wa ng mga propeta. Bago pa dumating ang halal, ang haram, ay tauhid. Yan yung da'wa ng mga na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan kasi ang asas, diba? Yan yung pundasyon. At yan yung dahilan kung bakit nagpadala ang Allah ng mga libro, nagpadala ang Allah ng mga propeta. Correct. Subhanallah. Sabi ni Aisha radiyallahu anha, kung ang ibinaba ay huwag kayong uminom ng alak, sabihin ng mga tao, bakit hindi namin iwanan ang pag-inom ng alak? Kung ang ibinaba ay huwag kayong mangalunya, hindi namin iwanan ang pangangalunya magpakailanman. Hmm. Ngunit, ang unang mga pinahayag, ibinaba ng Allah, ay patungkol sa mga pangyayari sa impyerno at sa paraiso. Subhanallah. Bakit? Upang magkaroon ng takot, upang magkaroon ng pagdakila yung mga puso natin. Dahil hindi mo matatanggap yung pinakamaliit na batas kung ang inyong puso ay marumi sa bid'a, sa shirk, sa nifak, sa pagpapakitang tao, marumi sa kasalanan. Dahil sa kawalan ng tauhid, kawalan ng pagdakila sa Allah, hindi mo kilala ang Allah kahit hindi mo nabibigay yung kanyang karapatan sa iyo. Ano yung karapatan ng Allah sa iyo, sa ating lahat? Walang ibang sabay liban sa kanya. Kaya nga sinabi ng Allah sa surat Adh-Dhariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Hindi ko nilikha ang mga jin at mga tao libang sila ay sumama sa akin bilang nag-isa at tunay na Diyos. At huwag tayong magmalabis, Sheikh, 'di ba? Sa pagdating sa mga patungkol sa tauhid na ito kasi minsan yung mga iba diyan, iba na yung mga pinapasukan nila ba? 'Di ba? Tama. Para ito rin payo ba sa lahat ng ating mga kapatiran, marami ring nagre-request na may yung mga bago sa Islam, sana maintindihan namin mabuti at may paliwanag din minsan sa amin itong tauhid na ito na minsan nga daw ito pinagdidibatehan din itong mga patungkol sa nasaan ang Allah, tapos sa yung mga sabi daw nila ang Allah daw fi kulli makan. Pwede ba bigyan mo yan ng maiklibro na inshallah. Maganda ang request ni Sheikh Amrullah. Ito kasi ang akida, sa totoo lang, pinaka-importante. Pinakamahalaga at ang pinakamadali kung naunawaan lamang. Kaso nga lang, dahil sa nagsulputan yung iba't ibang mga sekta at nag-aangkin na sila ang tunay na sumusunod sa Islam at tunay na Muslim, ay nangangailangan sa mga nakapag-aral na ipaliwanag kung ano nga ba talaga ang tamang Islam na siyang Islam na daladala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang Islam lang. At ang mga sahaba hindi nagkaroon ng pagkakasalungatan sa akida o sa tauhid o sa mensahe ng mga propeta. Ngunit dahil sa kabilang sa kadar kauniya o tinatawag na pangkalahatang tadhanaan ng Allah na magkakaroon ng pagkakabatak-watak, hindi pagkakasundo, ang umma na ito, kagaya ng mga nangyari sa mga nauna, ay nagbigay ng babala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya doon bilang solusyon, dahil napakarami ang mga sekta mga kapatid, yung sinabi na propeta na magkakawatak-watak ang umma na ito sa 73 sect, yes, yan yung major na sekta. At may mga sekta doon na hindi na umiiral ngayon dahil namatay na. At hindi na nga siya nag-exist ngayon. Ngunit may mga sekta na kung saan branches siya ng mga pangunahing sekta. At hindi yan matatapos hanggang yung mulkan. Ngunit ano ang solusyon? Dahil lahat ng mga problema ay walang kwenta kung walang solusyon. So Islam ang solusyon. Ano sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pagkatapos niyang banggitin yung kanyang pangalan sa mga sahaba na umiyak sila doon. Sabi ni Sariya al-Irbad Musari radiyallahu anhu, no? Sa hadith na mukharraj sa limang mga aklat ng sunnah, tinakhrij ni Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah, Anasai at Imam Ahmad, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, fa'innahu may ya'ish minkum fasayra ikhtilafan kathira. De tunay na sino man, pinagkawisan ako sa sasya. So ibig sabihin propisiya. Propisya ito, Muhammad. Propisya na mangyayari talaga ng maraming magsusulputan ng mga sekta. Sabi ng mga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na sino man ang mabubuhay pagkaraan ko sa inyo na aking mga sahaba ay makakasumpong, makakatagpo sila ng napakaraming mga khilaf. Fasayara, makakakita, fasayara, tunay na siya ay makakakita ng ano, ikhtilaf. Isang ikhtilaf lang ba o? Kathira, subhanallah. Ikhtilafan kathira, maf'ul, mutlak. Subhanallah, ibig sabihin napakaraming mga khilaf mga kapatid, hindi lamang sa akida, pati sa
political conflict, napakarami. Ngunit ano ang solusyon ng mga khilaf na yan? Mismo ang propeta sallallahu alaihi wasallam ang nagbigay. Fa'alaykum bisunnati. Kayo ay humawak sa aking sunnah. Doon lang ba? Hindi. Wa sunnatil khulafa ar-rashid al-mahdiin. At ganun din yung sunnah ng kanyang mga khulafa, yung mga apat na khalifa, si Abu Bakar, si Umar, si Uthman at saka si Ali radiyallahu anhum, na sila yung mga ginabayan. Doon lang ba? Tamassaku biha. Panghawakan ninyo ito ng mahigpit. Doon lang ba? Mayroon pang dagdag. Wa'addu 'alayha bin nawajid. Kagatin ninyo sa pamamagitan ng inyong mga ngipin na bagang. Bakit ganun ang sinabi ng mga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dahil pwede namang sabihin na panghawakan niyo aking sunnah. Baka mabitawan mo. 'Di ba kapag kinagat mo yung bagay hindi mo mabibitawan dahil napakahigpit ng yung pagkapit dito? Pagkapit. Oh. Dahil ma ganun kaya halaga. Ha? Walang bagang. Yung walang bagang magpagawa ng postiso. Subhanallah. Allahu musta'an. Kakahalaga. Yun ay kinaya. Yun ay metaphorical term na ang nais ipahiwatig ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang pagbibigay babala at solusyon sa mga khilaf, sa mga conflict, mga di pagkakaunawaan, dahil baka pumanaw na siya ay magkakaroon ng ganun. At yun ang yung nangyari ay yun ang nangyari hanggang sa ngayon, tumitindi pa nga ay panghawakan ang sunnah. Yun lang ba? Hindi. Sinabi ng mga ulama, hindi magiging ganap, kompleto, tama, wasto ang paghawak sa sunnah kapag ka hindi ito ginawa. Ano yun? Yung kasunod ng hadith, wa iyyakum wa muhdathatil umur. At layuan ninyo, iwasan ninyo ang mga bagong katuruan sa Islam. Ano yung mga bagong katuruan? Yung mga bid'ah. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Dahil yung mga bagong katuruan na hindi itinuro ng mga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o di kaya mayroon siyang original na form, mayroong original na pinagkukunan, ngunit yung kanyang pag-execute, yung pagsabuhan niya sa bilang, anyo, saan at paraan ay hindi inutos ng Islam, yun ay kabilang sa mga pagbabago na dapat nating iwasan at layuan. Dahil yun ay, ano? Fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin, ano? Dalalah. Dahil lahat ng mga bagay na yan, ng mga bagong kautusan o katuruan o tinuro ng Islam, ngunit hindi in-execute ng tama ay pagkaligaw, at lahat ng pagkaligaw ay sa impyerno ang bagsak. Subhanallah. Kahit mga kapatid sa Islam, napakadelikado po. Isang beses lang tayo mabubuhay sa daigdig. Aanihin mo naman ang marangyang kabuhayan, ang kasikatan, ang dami ng followers, ang dami ng mga makukuha mo kung impyerno ang bagsak mo kasama ang iyong mga iniligaw. Subhanallah. Man da'a ila huda falahu ajru man tabi'ahu min ghairi an yanqusu min ujurihim shay'a wa man da'a ila dalala falahu wizru man tabi'ahu min ghairi an yanqusu min athamihim shay'a. Subhanallah. Kahit na napaka delikado kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay payo ko sa akin sarili at sa mga nagtuturo ngayon sa social media at ganoon din sa field, na iwasan ninyo na magturo ng mali. Dahil karga-karga ninyo yung mga tinuruan ninyo ng mali, yung kanilang mga kasalanan yawmal qiyama. Wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi ilm. At yung mga kasalanan ng kanilang mga niligaw sa daigdig nang walang kaalaman. Totoo yan. At malalaman mo yan kapag nasa libingan ka na. Oo. Subhanallah. Ay hindi man yung bibig yung magsasalita, yung mga kamay, yung ating mga paa, yung ating mga part ng katawan ang magsasalita upang hindi tayo makapagsinungaling doon. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Subhanallah. No, sa araw na kung saan tatakpan namin yung kanilang mga bibig, magsasalita yung kanilang mga kamay, at sasaksi yung kanilang mga paa sa kanilang mga ginagawa. So ang pinaka, kung ang mga propeta at mga tagasunod ng mga propeta na nagdadaawa sa kabutihan, sila ang pinakamataas na antas sa paraiso. Yun din yung mga nagdadaawa ng kasamaan at ng kaligawan, sila din yung pinakailalim ng impyerno. Dahil kabilang sila sa mga nagsinungaling at nandaya at nifak, yun ay hipokrito, pagiging hipokrito. Kaya nga sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam nang tinanong ni Hudhaifah Sheikh patungkol sa fitna, "Ya Rasulullah, yati min hadal khair shar?" Kala na'am wa fihi dakhan. Pagkatapos ba ng kabutihan ng relihiyong Islam, ay mayroon bang darating na kasamaan? Yes, mayroong darating na kasamaan. Mayroon ding darating na kabutihan. Ngunit yung kabutihan na yan ay mayroong dakhan, mayroong halong kasamaan. Tapos, sabi pa naman ng propeta kasunod ng hadith, ano yung kasunod noon niya Rasulullah? Sabi niya, du'atun ila abwabi jahannam. May mga da'iya, mga nana kung saan nag-aanyaya tungo sa mga pintuan ng jahannam.
sino man man aja bahu fi ilaiha kadafuhum fiha. Sino man ang tumugon sa da'iya, nagdadaawa, nag-anyaya sa kaligawan, ay itatapon ang da'iyang ito doon sa impirno. Silang dalawa itatapon doon. Sifhum lana ya Rasulullah, wajallihim lana li'alla nakuna minhum. Ibigay mo sa amin ang description nila ya Rasulullah, no? Ilarawan mo sa amin upang hindi kami maging katulad sa kanila. Sabi ng mga propeta al-salam, hum min bani jildatina wa yatakallamu nabi al-sinatina. Kabilang sila sa ating pamayanan, sa ating bansa, sa ating lahi, at yung nagsasalita din sila ng ating salita, yung ating lingwahe. So ikaw, balik Islam, Maranao, Tausog, Yakan, anumang tribo, Arabo, anuman, kapag ka sa inyong lugar ay nagdadaawan ng kaligawan, huwag mong gayahin, dalawa kayong itatapon sa impyerno. At magsisisihan kayo doon. Al-akhila, yawma idin ba'du li ba'di, adu ilal mutaqin, di ba? Lahat ng mga magkakaibigan sa araw ng paghukom ay mga mag-aaway-aaway, magkakaaway, liban sa mga matatakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sandali lang siya, kasi magandang punto yan ngayon eh. Marami nang nunood sa atin ngayon. Nainit nga talaga sa Riyadh, no? Ganyan talaga yan ang weather ngayon. Mainit kasi ang talakayan natin ngayon, ha? Yes. Muhammad Ali Granadero. Mainit ang palapa, kaya umiinit dito. Kanina, pinagpawisan ako sa palapa eh. Baka umipikto na talaga, no? Paano mo, ano ang may papayo mo sa ating mga kapatid na nanunood para piliin nila ang sino yung dapat nilang panoorin na sila ay hindi maligaw? Kasi ngayon, ang bawat isa ngayon sa ano ay nagtuturo. Kaya daw si ito, si Yusuf Butukan, ayaw niya mag-live daw kasi natatakot din siya na maka-ano. So, ano ang may advice?